Ay, parang inaantok ako. Bilis-bilis, dalas-dalas. Siyempre, kulang po sa tulog eh. So, nagsasagot ako habang biyahe. Tapos, nung pauwi, nagte-text po ako ganyan. May sumasagot, sinasagot ko. Biglang para akong mahihilo na masusuka. Naantok din. Pahinga. Kanina po, pagising ko, di ko alam kung bakit bilang tao, no? Yan po ang patutuo ng ama. Pag nagbilang tao ka, talagang maraming papasok sa isip mo. Maraming kung ano-ano. Wala po akong ganang magbukas ng Facebook, ng ganyan. Wala. Basta sabi ko, bakit ganun ang tao? Kahit anong ginagawa mo? Pinagsusumikapan mo silang aliwin, buksan ang isipan, ginagawa mo pa. Tsaka nakatitig ako sa larawan ni Divine Mercy. Alam mo yan, Panginoon, sabi ko, nagsusumikap akong magpakatotoo sa'yo. Nagsusumikap akong makatupad sa gusto mo. Pero ba't ganito? Ano ba yung nararamdaman ko na ito? Parang nalulumbay ako, sabi ko. Ba't ganun po ang tao? Tapos, di ako sinasagot. Wala lang. Di ako tinutugon ng espiritu. Hala, nagpatuloy po yung bilang tao ako. Nakahiga ako. Hanggang sa... Eh, parang udyok po sa akin. Buksan. Tamad talaga ako, sabi ko. Pakikita ko lang ako sa mga tao, sa isip-isip ko po. Pakikita ko nga talaga sa mga tao na pag nasa pagkatawa ko talaga hindi ako maglilingkod. Sabi ko po sa sarili ko, na nagbilang tao talaga. Kala mo naman kasi, wala naman silang bayad. Kung ano-ano pa pinagsasasabi, hindi nga ako. Kala siguro nila pag nasa pagkatawa ko, maglilingkod ako. Ay, hindi, talaga. Tamad po ako. Sabi ko, pero nakukonsensya ako. Pumapasok pa rin konsensya. Biglang nadama ko. Tumagal na. Sabi ko, Diyos ko, patawarin mo po ako, Panginoon. Sabi ko, huwag mo pahintulutan. Ganito pala talaga. Pag nagbilang tao, ayoko na, ayoko na. Ayoko na. Hanggang sa, yun po, tumawag ang anak ko. Pumasok ngayon, kung ano-ano mga pumapasok na yan. Sabi ko, naisip ko yung ganito, yung ganyan. Sabi ko, bakit? May mga magulang, asasama nila. Ba't yung mga anak katitino? Sabi ko po, may pinakikita siyang mga sugarol na mga gulang, lasinggera na mga ina, ng bababae, ng lalalaki. Eh, ba't yung mga anak eh? Matitino. Magagaling. Nako, dumatal na po. Yan ang katotohanan, anak, na tinuran ko. Ang kasalanan ng magulang ay di kasalanan ng anak. Kung gayon man ang mga magulang at matitino sila, at ako'y hinahanap at dinadama, kinikilala, nandun ang presensya ko sa kanila. Sige, tuloy-tuloy. Sabi ko, tanong na naman ako. Siguro, magsugal na lang kaya ako. Sabi ko, totoo po yan. Sabi ko, hey, bakit yung mga nagsusugal, tawa ng tawa, nakakatawa? Hindi ako eh. Hindi na nga ako nakikipagkwentuhan eh. May nalalaman pa akong chismis. Naku, makipag-chismis na lang kaya ako. Talaga pong puro. Kung ano-ano na pinapasok, ano? Sabi ko, oh, bahala. Tinignan ko yung oras. 12 na. Naku. 12:30 na. Naku, nananalangin na sila. Ala. Sabi ko, bahala nga silang magbantay. Sabi ko, maghintay sila kung gusto nila, kung ayaw nila, umuwi sila. Yan po ang pumapasok sa isip ko. Totoo po, ako po kasi nakikipagtotoo sa inyo. Sabi ko nung matauhan ako, Panginoon, bakit ganun? Ba't wala akong gana? Ayoko, ayokong iwanan mo ako. Konstansya, hindi kita iniiwan.
damhin mo ako, sabi niya, nararamdaman mo ako. Totoo po, nararamdaman ko siya, hindi ko pwedeng dayain kayo. Pero ba't pinahibayaan niya? Ang puso ko'y walang pandamang galit, pero ang isip ko maraming tinatanong. Naku, sabi ko, naalala kong tawagan ng anak ko. Anak, kumain na ba kayo? Sabi ko, opo, kumusta? Eto po, umulan po dito eh, ihatid ko na po yung apo ko. Huh, sabi ko, puntahan ko na lang kaya yung anak ko, tulungan ko sa trabaho niya. Mabuti pa siguro yung anak ko makikinabang. Eh, yung mga pasyente na Erika ako, patawad ko ha. Mga pasyente na Erika ako, wala mang iniintay, kundi gumaling. Hindi ka man lang intindihin, sabi ko. Naku, Diyos ko, pagkataon na po yan. Bakit po pinahintulutan? Eh, totoo naman po yun eh. Ayoko pong manumbat, dahil hindi dapat ang manunumbat. Eh, talaga naman po katotohanan. Sabi ko, mga pasyente na yan, nakatungak-ngak ng